dahil pa rin sa pandemya. Ganito ang karaniwang eksena sa mga ospital. Mahabang pila ng nagpapakonsulta. Ilang pasyenteng sa sahig na natutulog. O kaya'y ginawang hospital room ang kanilang kotse. At dahil dagsa sa mga ospital ang mga COVID positive, lalo na dito sa Metro Manila. Takot nang magpa-check up yung ibang pasyenteng may ibang karamdaman at nagtitiis na lang. Mabuti na lamang at may iba't ibang paraang naisip ang ilang doktor at klinika para matugunan pa rin ang pangangailangan ng mga may sakit. 8 taon nang na-diagnose si Catherine na may mitral valve prolapse o MVP, isang kondisyon sa puso, at nagpapahirap sa kanyang huminga. 23 years old po ako nung una ko siyang maramdaman. Balisa po ako nung tapos nahihirapan po akong huminga. Bumibilis po yung tibok ng puso ko. Nagpa-annual check-up po ako. Doon po nalaman na ano po siya, inborn nga daw po. Yung valves po kasi, yan yung daanan ng dugo. Diba ang puso may apat na chambers po, may apat na kwarto. Tapos sa bawat kwarto may mga pintuan, yun yung tinatawag nating valves. Tapos pinipigilan niya yung pagbalik ng dugo kung saan siya nanggaling. Para isa lang yung one way lang siya, one way lang ang daluyan ng dugo. Dahil sa sakit ni Catherine, kailangan niyang magpa-check up buwan-buwan at magpa-laboratory test kada 6 na buwan. Nung wala pa pong pandemic, every month po may check up po talaga ako sa cardio po. Eh kaso po nung nagkaroon na po ng pandemic, ayun na po syempre sumabay po yung takot sa pagpapa-check up sa ospital. Isa na rin po yung kawalan ng budget. Kung hindi po ako makakapagpa-check up anytime, sinabi po ng doktor, kapag hindi ko inayos yung gamutan ko tsaka check up, anytime pwede po akong ma-stroke or ma-heart attack. Ano po nararamdaman niyo, Dr. Larios de la Peña? Kaya sinamahan naming magpa-teleconsultation o video call si Catherine kay Doktora Janica Larios de la Peña, isang internist and adult cardiologist. Nahihirapan po kasi ako kapag ka po sobrang init na po ng weather, tumataas po yung blood pressure ko. Gano'ng kataas po? Maabot po siya ng 160 over 110. Tapos? Iniinom ko naman po araw-araw yung maintenance ko, pero ba't po ganun kapag po sobrang init talaga pong tumataas po talaga yung blood pressure ko? Pag mainit po, tendency po, bibilis din yung tibok ng puso. Parang nagsabay-sabay din, no? Nagsabay-sabay yung mga nararamdaman nyo. Yung sa inyo, prolapse, ganyan yan eh. No? Naka-ano po siya, naka-parang lagpas siya dan sa usual po na ganyang status ng mitral valve. So pag may lampas na ganyan, minsan po ito nakikita nyo may uka. Parang hindi lapat yung pagsara ng pintuan. So pag hindi lapat, may bumabalik na dugo. Baka nga dahil sa init, nag-aggravate lang ng sobrang init yung nararamdaman nyo. But as it is po, stable naman yung problema sa puso. Matapos ang teleconsultation, napanatag naman ang kalooban ni Catherine. Ngayon ko lang po siya na-try. Mas okay naman po, mas makakausap mo po ng maayos yung doktor. Mas masasabi mo lahat ng mga ano mo sa kanya. Gusto mong itanong. Malaki po ang naitulong niya talaga. Kasi unang-una hindi ko na kailangang pumunta ng ospital para magpa-pumila, magpa-check up, bumiyahe. Ito po kahit nasa bahay ka lang po, pwede ka po makapag-check up. May online consultation din ang dermatologist at Pinoy MD co-host na si Doktora Jean Marquez. This is a teleconsult, no, or a Zoom consultation. We send you some questionnaires. No, that those questionnaires will, of course, we require general information, history about your present illness, past medical history, the medicines that you're taking, no. Dito nagbibigay din sila ng instruction guide kung paano makukuhanan ng maayos na litrato ng pasyente ang kanilang balat, kuko, dila at buhok para maging guide ng dermatologists. Sa ilalim ng telehealth, nag-a-adjust din sila sa environment o setup kung saan mas komportable ang mga pasyente. We make it fun and productive, no? So sometimes what we do with our patients, no? So we do it while exercising for those who need to be more active.
My condition is psoriasis, and I've had this since I was a kid. I think it started nang parang 7 or 10 ata ako, something like that. Ideally, you should get 20 minutes of sun exposure so you can have the vitamin D that you need, no? Because the vitamin D is actually anti-inflammatory and it will help your immune system. Mayroon din silang tinatawag na derma on the go bilang home service option. Isang consultation option din ang ino-offer ng functional medicine expert, internist at Pinoy MD co-host na si Doc Oyi Balburias sa pamamagitan ng kanilang website. So it's an online platform wherein we provide health programs and health protocols and health plans as to how an individual can make himself or herself healthy. Ang online clinic na ito ay nakafocus sa health and wellness medicine. Dito raw, mabibigyan nila ng pansin ang pagbibigay ng food plans and exercise prescriptions. Mayroon silang health programs para sa mga buntis, cancer patients, kidney health, mga mayroong neurodegenerative conditions, autoimmune diseases, at iba pa. Maging ang ilang laboratorio on the go na rin, tulad ng mobile laboratory. Sila mismo ang pupunta sa kanilang pasyente. Karamihan ng mga patient natin is meron na silang prior request. May request na for blood test galing sa doctor din nila o sa physician nila dahil nakapag-teleconsult na sila. May babayarang minimal mobilization fee dahil pupuntahan sa bahay ang pasyente na nakadepende sa layo nito. Booking nila before the pandemic is for their convenience lang na hindi na sila pupunta sa diagnostic center or sa hospital. Pero ngayon, may mga factor na nadagdag katulad ng exposure nila sa mga pasyente rin na nakapila ron. Ayaw na rin nilang lumabas ng bahay. May mobile application din na pwedeng gamitin para magpakonsulta. Sa app na ito ay maaari din makapag-schedule ng home service, chat, and video consultation. Currently, we are home service medical professionals. So of course, we have our doctors who do home visits. We have nurses, caregivers, and we also have medtechs and labs partnered with us who offer home service. Sa application na ito, kailangang sumagot ng form kung ano ang concern at ang requested date ng appointment. Magkita na yan ng mga doktor na spesyalista, tapos maglalagay na sila na available sila at kung magkano po yung professional fee nila. And then, makukuha mo yung listahan ng mga doctors or nurses na available and then pipili ka doon and then babayad and then pupunta na doon sa schedule niyo yung doctor.